kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Mga kapuso, ang buhay natin ay punong-puno ng sorpresa. Minsan ikakatuwa mo pero kadalasan ay ikakagulat mo. Sadya kayang may mga bagay sa mundo na itinatadhanang paglapitin pero ngunit hindi pagtatagpuin. Mahirap mang tanggapin ang mga ganitong bagay pero kailangan nating pagdaanan. Pero kailan nga ba naging mali ang isang pag-iibigan? Naranasan mo na bang umibig sa hindi inaasahang tao na kahit pagbalik-balik na rin mo man ang mundo ay maling-mali pa rin ang pagmamahalan ninyo? Paano kung mangyari sa iyo ito, kabarangay, ano ang mas mananaig sa iyo? Ang lukso ng dugo o ang sinisigaw ng iyong puso? Dear Papa Dudot, magandang araw sa iyo, Papa Dudot, at sa mga kabarangay nating laging inaabangan ang nangungunang programa sa radyo, ang Barangay Love Stories. Ako po si Salome, pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sam. Sa totoo lang po ay hindi ko talaga alam ang tunay kong pangalan. Kung sino po ang nakapulot sa akin ay hindi ko din alam. Yon ay dahil sa pinagpasapasahan na ako ng kung sino-sinong tao, ngunit tila baga lahat sila ay sumusuko at walang nagtatagal dahil sakitin at iyakin daw ako. Buti na lang at kahit papaano ay may nagtiyaga sa akin ng matagal at yon ay si Nanay Using. 60 years old na po siya at nasa 12 anyos ako noong pinasa ako sa pangangalaga niya. Si Nanay Using ay may apat na anak ngunit lahat ay may kanya-kanya ng pamilya. At si Ate Ceci lamang ang laging naiiwan na kasama niya. May pagkabugnutin si Ate Cecil, lalo na kung walang pera, payak lamang ang pamumuhay nila. Si Nanay Using ay may rayuma na kaya lagi na lamang itong naiiwan sa bahay kasama ko. At si Ate Cecil naman ay wala tuwing gabi, hindi namin alam kung ano ang trabaho niya. Sa tuwing tatanungin ito ni Nanay, ay lagi niya lamang pinapagalitan ito. Pwede ba, Nay? Huwag na lang kayong magtanong. Buti nga at may trabaho ako eh. Samantalang sila kuya, hindi man lang magawang magpadala sa inyo. Kaya utang na loob naman, pagod ako. Galit na sagot ni Ate. Ate, tama na. Nagtatanong lang naman si Nanay eh. Sinabi ko yon kay Ate nang minsang nainis ako dahil sobra na ang ginagawa niya sa amin. Tigilan mo ko, Sam. Sampid ka lang dito. Ano bang naitutulong mo? Dagdag gastusin ka lang. Mabuti pa ay tumigil ka na lang sa pag-aaral. Sagot ni Ate sa akin. Umiiyak na ako noon at alam ko na kasi kung ano ang mangyayari sa akin. Siguradong ipamimigay ulit nila ako sa iba o di kaya naman ay muli na naman akong babalik sa kalsada. Cecil, magtigil ka nga. Sinasaktan mo ng kapatid mo, wala naman siyang ginagawa sa'yo. Sabi ni Nanay habang tumayo at tinitignan ng malalim si Ate Cecil. Noon ay huminahon na si Ate pero nagsalita pa rin siya. Ana, sige, magsama kayo ng anak-anakan mong walang kwenta. Pumunta na si Ate sa kwarto niya noong mga oras na yon, bandang alas 7 na kasi siya ng umaga nakauwi galing sa kanyang trabaho. O anak, intindihin mo na lang ang ate mo ha? Ikaw na lang ang magpapasensya dahil pagod lang yon galing sa trabaho. Pagpapakalma ni Nanay sa akin. Salamat Nanay. Pangako ko po kahit na anong sabihin at gawin ni Ate sa akin, hindi ko po kayo iiwanan. Pangako ko kay Nanay noon. Nakita ko ang tuwa sa puso ni Nanay ng mga oras na yon. At doon nga ako nangako sa sarili ko na mag-aaral akong mabuti para kay Nanay Using. Sabado noon at wala kaming pasok at nag-aayos ako ng kahon. Nag-aayos ako ng kahon kung saan nakalagay ang isang kwintas na nakalagay sa lampin ko. Krus ang pendant at sa likod ay may nakalagay na Josephine. Marahil ay ito siguro ang pangalan ng nanay ko. Hindi ko alam pero may pakiramdam akong kailangan ko itong itago.
Kung paanong mayroon ako nito ay hindi ko alam. Siguro'y sinadyang iwan ito ng nanay ko para magsilbing alaala niya sa akin. Minsan ay tinatanong ko ang aking sarili kung bakit ako mayroon ng mga ganon kung wala din naman silang balak na balikan ako. Ang huling pamilyang umampun sa akin ay hindi ko na nakayanan pa kaya lumayas ako sa pangangalaga nila. At dahil yon sa pagmamaltrato nila sa akin, paso ng sigarilyo sa iba't ibang bahagi ng aking katawan at latay ng sinturon yon, ang mga hirap na dinanas ko at minsan pa nga ay muntik na akong gahasain ang anak nitong lalaki. Tatlong pamilya ang pinagdaanan ko bago si Nanay Using. Yung unang pamilya ay hindi ko na alam dahil sanggol pa lamang ako noon. Sa pagkakaalam ko ay wala daw anak ang pamilyang yon. Doon daw ako sa gate nila iniwan marahil ay kakilala yon ng tunay kong ina. Laking tuwa daw na mag-asawang Reyes nang dumating ako sa buhay nila. Ngunit sa pagtungtong ko ng 5 taon ay binayayaan sila ng anak na lalaki. Tunay na anak at mas gusto raw nila na mag-alaga ng sarili nilang kadugo kesa sa akin. 5 taon ako noong pinamigay ako sa kanilang kaibigan. Bahala na lang daw sila kung ano ang gagawin sa akin. May kaya ang una at pangalawang pamilyang kumupkup sa akin. Kaya hindi nila alam ang tunay na pagpapahalaga. 6 taon din akong tumagal sa kanila ngunit iniwan nila ako noong mga panahong lagi akong nagkakasakit at wala daw silang balak na ubusin ang pera nila sa akin na hindi naman nila kaano-ano. 8 taon akong nang iwan nila ako sa pangangalaga ng kaibigan nila. Isa itong balo na may 3 anak na lalaki. Nagtagal din naman ako doon, nagtrabaho ako sa kanilang bodega bilang tagalinis at dahil wala din akong matutuluyan, ay sa kanila ako umuuwi. Isang gabi habang kararating ko lang sa paglilinis ng bodega, kasama ang nanay nila ay dumiretso na ako sa kwarto. Maliit lang yun at ang tanging kasama ko doon ay ang mga ipis at daga, pero mabuti na rin yun kesa matulog ako sa kalsada. Nakahiwalay ang kwartong yon sa bahay nila kaya solo ko ito. Karton lang ang higaan ko. At sa edad kong 11 ay alam ko na wala akong ibang matatakbuhan kundi ang sarili ko lamang. Bandang 11 na ng gabi nang maramdaman kong may kamay na tumakip sa bibig ko. Nakita ko si Kuya Carlos, anak ni Ma'am Lorena, ang amo ko. Madilim yun at halos hindi ako makagalaw dahil sa sobrang lakas niya. Amoy alak si Kuya Carlos at alam ko din na gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Nagpumiglas ako at gusto ko nang makawala sa pagkakahawak niya. Ngunit tinali niya ang paa ko habang tinatanggal ang damit ko. Nagsimula na niya akong bastusin ngunit naalala ko na may ballpen ako sa bag at ang bag ko ang nagsilbing unan ko. Hindi na niya nagawang hawakan ako sa kamay kaya madali kong nakuha ito at bago pa man niya matuloy ang pambababoy niya sa akin ay nasaksak ko ito sa kanang mata niya. Sumigaw siya at nagkagulo na ang lahat. Anong ginawa mo sa lumi? Walang ginagawang masama sa iyo ang anak ko. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. Panunumbat ni Ma'am Lorena sa akin. Pero muntik na niya po akong gahasain, ma'am. Pinagtunggol ko lang naman ang sarili ko eh. Sagot ko habang umiiyak. Walang iya ka. Pagkatapos ka namin palamunin at kupkupin ay eto pang igaganti mo sa amin. Lumayas ka. Magsusumbong po ako sa pulis. Pananakot ko sa kanila. Sige, subukan mo at sasabihin namin na nagnanakaw ka. Walang maniniwala sa'yo dahil wala kang pruweba. Wala na akong nagawa. Noon ay napatalikod na ako para kunin ang gamit ko. Sinabunutan niya ako at hinila. Pinaso ng sigarilyo at ng plancha. Huwag ka munang aalis dito, magtrabaho ka muna sa amin. Nagbago na ang isip ko, may pakinabang ka pala. Biglang sagot ni Ma'am Lorena. Pero madam, hindi ko na naituloy ang pagtanggi kong manatili pa doon dahil muli na naman niya akong pinaso ng kanyang sigarilyo.
Sa mga oras na yun habang pinapaso niya ako ay para na akong naging bato. Wala na akong nararamdaman. Tinatanong ko ang Diyos kung ano ang nagawa kong kasalanan, kung bakit niya ako sobrang pinaparusahan dahil iniwan niya ako at pinabayaan. Ang sumunod na gabi ay gabi kung saan ako ay lumayas na. Buti na lang at wala sila ng gabing yon at ang tanging katulong lang nila ang naroon. Tinulungan ako ni Ate Maricel, isa sa mga kasambahay ni Ma'am Lorena, para makalaya na ako sa impyernong bahay na yon. Binigyan niya ako ng 300 para makakain at makapunta sa kabilang bayan. Hindi pa magaling ang sugat at paso ko pero ang mas masakit ay ang sugat sa aking puso. Nagpatuloy ang buhay ko at ang bagsak ko ay sa kalsada. Nagpalaboy-laboy ako sa kalsada pero yon ang pinakamaswerteng araw ko sa buhay ko dahil nakilala ko si Nanay Using. Namamalengke siya noon at parabang magic na matagpuan niya ako. Nagdadasal ako noon sa Senyor Teroso ng bayan ng Kalasyao at nakita ko siyang nahulog ang kanyang pitaka at gutom na ako noon. Pero hindi sumagi sa aking isipan na nakawan siya. Pinulot ko ito at sinole sa kanya. Napansin noon ni Nanay Using ang mga lapnos sa aking katawan. Hinawakan niya ako at dinala niya ako sa isang malapit na karinderya. Pinakain niya ako at doon na siya nagsimulang magpakwento. Iha? Eh ano bang nangyari sa'yo? Asa ng mga magulang mo? Sila bang gumawa niyan sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Nanay Using. Una sa lahat po ay salamat. Ngayon na lang po ulit ako nakakain ng kanin eh. Puro tinapay po kasi ang kinakain ko. Pangalawa, hindi po magulang ko ang may gawa sa akin ito dahil ang totoo po niyan, wala talaga akong magulang. Ulila na po ako. Iniwan po ako ng walang kwenta kong ina. Paglalahad ko kay Nanay Using. Anak, walang ina ang gustong pabayaan ng kanyang anak. Baka lang talaga may malalim na dahilan. Wala na pong mas sasaklap pa sa pag-iwan niya sa akin. Sana nung pinabayaan niya ako, ay inisip muna niya magiging buhay ko. Sagot ko kay Nanay Using. Anak, pabayaan mo nga ang Diyos ang sumagot sa lahat ng iyong mga katanungan. Ipaubaya mo sa kanya ang lahat ng hinagpis sa puso mo. Matuto kang magpatawad, ang sabi ni Nanay sa akin. Eh sana nga po pinatay na lang niya ako para kahit papaano ay hindi ko na nararanasan ang ganitong buhay ko. Mas gugustuhin ko pa pong mamatay kaysa mabuhay ng unti-unti namang pinapatay. Galit na sabi ko kay Nanay Using. Hindi ko na malayang unti-unti na palang tumutulo ang luha ko. Tinapik ni Nanay Using yung likod ko. Marahil ay naawa siya sa akin. Napaaray ako noong tinapik ni Nanay ang likod ko at doon na niya nakita ang paso ng plancha at saka uli siya nagsalita. Anak, eh gusto mo bang sumama sa akin? Noong una ay gusto kong tumanggi dahil baka sa una lang ang lahat ng kabutihang ipapakita niya sa akin. Ngunit nagtiwala ako dahil naramdaman ko ang kabutihan sa kanyang puso. Dinala niya ako sa bahay nila, isang bahay na makaluma. May mga butas ang bubong at sira-sira ng bintana. Doon ko unang nakilala si Ate Cecil. Maganda siya pero suplada. Nang napansin niya ang dala kong kahon ay agad siyang nagsalita. Nay, ano ba yan? Wala na nga tayong pera eh, nagdala ka pa ng palamunin? Pasigaw na sabi niya kay Nanay. Nang akma na sana akong aalis ay hinawakan ni Nanay Using ang kamay ko at nginitian ako. Nakaramdam ako ng tunay na pagmamahal kay Nanay Using sa mga oras na yon. Anak, hayaan mo na ako. Total ay matanda na ako at wala na akong kasama dito tuwing gabi pag oras ng trabaho mo. Pagbigyan mo na ako anak. Pagmamakaawa ni Nanay kay Ate Cecil ng mga oras na yon. O sige,
Ano pa nga bang magagawa ko eh, nandyan na yan. Padabog na sabi ni ate. Salamat anak ha, hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Pasasalamat ni Nanay Using kay Ate Cecil. Matutulog na ako at may trabaho pa ako mamaya. Huwag niyo akong isorbuhin ha. Pumasok na noon si Ate Cecil sa kanyang silid at pagkatapos ay kinausap ako ni Nanay Using. Anak, pagpasensyahan mo na yung anak ko ha. Mabait naman yan. Kaso eh, bugnutin lang talaga yan minsan. Ang sabi ni Nanay sa akin. Anay, pwede ko po ba kayong tawagin na Nanay? Tanong ko sa kanya. Oo naman. Anak, ikaw talaga o teka. Kanina pa tayo magkasama eh, nakalimutan kong tanungin ang pangalan mo. Sambit ni Nanay sa akin. Salumi po, maikling tugon ko sa kanya. O sige, Sam na lang ha, para magtunog bata naman dahil sa pagkakatanda ko ay luma ng pangalan na yan eh. Hindi naman bagay sa'yo anak dahil ang ganda-ganda mo. Pagpapatawa ni Nanay sa akin. Tumawa na lang kami pareho at doon na nga nagsimula ang buhay ko kasama si Nanay Using. Nasa ika-apat na baitang pa lamang ako at hindi ko na ngayon natapos dahil sa pagpapalit ko ng pamilyang kumukup-kup sa akin. Tinulungan ako ni Nanay Using. Nahihiyaman ako na ipagpatuloy dahil matanda na ako para sa grade 4. Si Nanay Using ang naging inspirasyon ko para ipagpatuloy pa rin ang pag-aaral ko. Masayang masaya ako sa pangangalaga niya. Dahil sa kanya ay nakaramdam ako ng tunay na pagmamahal. Para akong laruan, Papa Dudot, na pinagsawaan na ay basta na lang itatapon at ipamimigay. Sa murang edad ko ay natuto akong mamalimos ng pagmamahal. Yung pinagtsatsagaan ko na lang ang kakarampot na pag-aaruga ng ibang tao sa tulad kong walang pamilya at isang ulila. Ngunit ang pagdating ni Nanay Using sa buhay ko ay walang kasing saya. Doon ako muling nangarap na mahalin at kay Nanay Using ko din naramdaman ang pag-aaruga ng isang tunay na ina. Salatman sa pera ang pamilyang napuntahan ko ngayon ay sobrang galak sa aking puso. Sapagkat naramdaman kong puno ako ng pagmamahal sa piling ni Nanay Using. Araw-araw ay nagtsatsaga si Nanay sa akin para lang maitawid ang pang-araw-araw kong gastusin sa elementarya. Malaking halaga na ang 5 pisong baong ko noon. Magkaganon pa man ay hindi ako natinag sa kahirapan. Mas lalo pa nga akong nagpursige. Isang araw ay lasing na dumating si Ate Cecil. Alas 6 na ng umaga. Napansin ko ang suot nito na konti na lang at mahuhubara na. Napansin din ito ni Nanay kaya minabuti niyang tanungin nito. Anak, eh bakit naman ganyan ang suot mo? Saan ka na naman galing? Nay, di ba nagtatrabaho ako, Nay? Akala ko, nirarayuma lang kayo, nag-uulyanin din pala kayo. Sagot ni ate habang pagewang-gewang na naglalakad papunta sa kanyang silid. Anak, bakit ka nagkakaganyan? Bakit nag-iba ka na? Hinarang ni Nanay si ate. Makikita ang pagkainis ni Nanay noong tanungin niya si ate. Yun ang unang pagkakataong nakita ko kung paano nagalit si Nanay at hindi ko din naman siya masisisi sapagkat sobra na rin ang ginagawa sa kanya ni ate. Maya-maya pa'y sumagot na si ate. Alam kong alam niyo kung bakit ako nagkakaganito. Maluha-luha na si ate habang sinasabi niya ito. Anak, dahil pa rin ba ito sa tatay mo? Anak, walang kwenta ang tatay mo. Matagal ng panahon niya tayong naiwan at alam mo kung gaano ko pinaglaban ang pamilya natin pero anong ginawa niya? Wala, hindi ba? Ang saad ni Nanay. Ipinaglaban? Anong klaseng paglaban ang ginawa ninyo? Bumalik si tatay pero anong ginawa niyo, Nay? Pinagtabuyan niyo lang siya. Paglaban ni ate kay Nanay. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ko sa tatay mo.
kaya wala kang karapatang sabihing hindi ko pinaglaban ang pamilyang ito. Umiiyak na sabi ni nanay habang ibinabahagi niya kay ate ang ginawa niyang sakripisyo para lang mapanatiling matibay ang kanilang pamilya. Nay, tumigil na nga kayo. Huwag niyo akong dramahan. Ngayon pagod ako at pwede ba? Wala akong panahon sa kasinungalingan ninyo. Wala naman niyang maidudulot na maganda sa buhay natin eh, kaya pwede ba? Magpapahinga na ako. Padabog na sinarado ni ate ang pinto ng kanyang kwarto at iniwan si nanay na umiiyak sa sala kasama ko. Nahabag ako kay nanay, Papa Dudut. Bakit kaya may mga anak na kayang talikuran ng kanilang mga magulang? Lalo na ang isang katulad ni Nanay Using na walang ibang ginawa kundi bigyan ng pag-aaruga ang kanyang anak. Sayang lang kung sana'y sa akin na lang binigay ang pagkakataon na magkaroon ng pamilya. Pihadong ako na ang anak na sobrang saya. Yung kahit na walang material na bagay na naibibigay sa akin basta pag-ibig lang ang tangi kong hiling. Marami akong naging katanungan sa buhay ko, Papa Dudut. Pero lahat ng yon ay hindi ko na pinansin nang dumating sa buhay ko si Nanay Using. Nang gabing nagkasagutan sila ni Nanay at ni Ate Cecil ay ramdam kong kailangan ako ni Nanay. Habang nakaupo siya sa sala ay nilapitan ko siya at hinaplos ko ang likod niya. Nay, andito lang ako, mahal kita. Maikling mga salitang unti-unting nagpatahan sa pag-iyak ni nanay. Maya-maya pa'y nag-umpisa na siyang magkwento sa akin. Masaya kaming pamilya noon. Ang mga anak ko, kahit may sarili na silang pamilya, ay laging bumibisita sa bahay. Malapit kasi sila sa kanilang ama. Dahil ito ang laging naiiwan sa bahay noong mga bata pa sila. At ako naman ang naghahanap buhay. Siya ang naging ina at ako ang naging ama. Sinunod ko ang asawa kong si Amante dahil sabi niya wala siyang alam na gawin sapagkat hindi siya nakatapos ng kolehiyo at hanggang high school lang daw ito. Habang tumatagal ay nakita kong lumalayo na ang loob sa akin ng mga anak ko. Masakit sa aking kalooban pero ginawa ko pa rin magtrabaho para sa kanila. Ngunit isang masamang balita ang natanggap ko sa trabaho ko isang araw. Nagtatanggalan daw sila ng empleyado sa kumpanya dahil papalitan ito ng mga bata na mas uhaw sa kaalaman dahil 48 na rin ako noon. At kahit na 18 taon akong nagtrabaho doon ay tinanggal nila ako bilang sekretarya. Akala ko yun ang pinakamasakit na nangyari sa akin pero hindi pa pala dahil pagdating ko sa bahay, pagod na pagod sa trabaho ay makikita ko mismo sa aking pamamahay ang kabit ng asawa ko. Walang kamalay-malay noon si Cecil dahil bata pa siya. At dahil alam kong malapit sila sa kanilang ama, ay pinilit kong kalimutan ang lahat pero hindi ko kinaya ang mga sumunod na pangyayari. Mga bagay na hindi ko na dapat nakita dahil nabuntis niya ang kalaguyo niya. Tinanggap ko siya dahil kailangan siya ng mga anak ko pero anong ginawa niya? Hindi niya lang ako sinaktan. Tinapakan pa niya ang pagkatao ko dahil pinatay din niya ang buong puso ko. Hindi ko alam na ganoon na pala kabigat ang pasanin ni nanay. Ang katulad niyang walang ibang ginawa kundi ang umunawa at magmahal. Tuloy pa rin ang pagsasaad ni nanay sa akin ang kanyang kwento. Huminto siya para punasan ang kanyang luha at huminga ng malalim. Maya-maya pa'y pinagpatuloy na niya. Humingi ng tawad sa akin si Amante sa kanyang nagawa pero habang lagi ko siyang pinapatawad at pinagbibigyan ay pinagpapatuloy niya pa rin ang ganong gawain. Hanggang sa napagod na ako anak. Pero akala ko'y magiging kakampi ko dito ang mga anak ko pero hindi. Bagkos ay ako ang naging masama sa kanilang paningin. Sinungalin daw ako, manloloko at pabayang ina. Lahat ng yun ay tiniis ko dahil mahal ko sila. Magkaganon pa man ay pinilit kong maging mabuting ina, pero wala na talaga. Nang alam kong tapos na si nanay ay nagsalita na ako. Nay, maraming katulad kong ulila ang naghahangad ng isang katulad ninyo. Pero ako ang pinakamaswerte dahil natagpuan ko po kayo.
Maluha-luha na akong naglalahad ng pagpapasalamat sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit na parang hinahagkan ako ng aking ina. Salamat sa lumi, hinding-hindi kita iiwanan anak. Napakasarap pakinggan na may tumawag sa'yo ng anak at magkaroon ng isang ina dahil ni minsan sa buhay ko ay hindi ko yon nagawa. Pagkatapos ng madamdaming gabing yon ay pinangako ko sa sarili ko na mag-aaral ako ng mabuti para sa nanay ko. Pagkatapos ng pagtitiis at pagtsatsaga naming pareho ni nanay ay nakatapos ako ng elementarya sa edad na 13. Kahit na masyado ng matanda para sa grade 6 ay hindi ko na ininda yon at nakatapos ako ng third honor. Kahit na walang pera si nanay noon ay gumawa siya ng paraan na may maihanda lamang sa graduation ko. Naglalabada si nanay at doon ay nakaipon ng pambili ng isang bilaong pansit, puto at isang buong lechong manok na noon ko lamang natikman. Inis na inis noon si ate kay nanay at wala daw akong karapatan na paghandaan ng ganon dahil isang hamak lang naman daw akong ampon. Kahit ganoon ang trato sa akin ni ate Cecil ay minahal ko siya, pero habang napapamahal ako kay ate Cecil, yun naman ang pagkakataon sa buhay niya na halos itakwil niya ang kanyang ina. Mahirap sa akin yon dahil sobrang mahal ko si Nanay Using at sa tuwing nasasaktan siya ay parang nagdurugo ang aking puso. Wala na kayong ibang inatupag kundi ang ampon ninyo. Eh wala namang kwenta yan eh. Ano? Pag-aaralin ninyo ng high school? Sus naman na yo. Saan ka kukuha ng pera? Sa akin? Anong klaseng ina ka? Hindi na tumingin noon si nanay sa mukha ni ate at para bagang inako niya lahat ng kasalanan at tinanggap niya sa kanyang sarili na gano'n na ang magiging takbo ng buhay niya. Masakit ang mga narinig ni nanay kay ate at kahit nasasaktan pa ito ay pinilit niyang huminahon. Pero sinagot ko siya, "Alam mo ate, maswerte ka dahil meron kang nanay." Napatingin siya sa akin nang bigla akong magsalaysay. Nakita ko si nanay na tutol sa pagsagot ko pero hindi ko na siya pinansin. Gusto kong marinig ni ate Cecil ang aking saluobin. Oo, ampun ako ate. At marahil ay sasabihin mo na namang wala akong karapatang magsalita. Pero gusto kong gawin, hindi dahil sa ikakabuti ko kundi para kay Nanay Using ko. Magmula nung papasukin ako ni nanay sa inyong tahanan, ni minsan ay hindi ko nakita sa kanya ang puot dahil sa mga maling ginagawa mo. Nagkibit balikat siya para walang gulo. Pero inisip mo din sana na kahit pagbaliktarin mo ang mundo, wala ka dito kung wala ang nanay mo. Halos pasigaw na akong nagsasalita noon. Walang hiya kang bata ka? Ganyan ba ang tinuro sa'yo ng pinagmamalaki mong nanay? Ang sumagot-sagot? Hindi ate. Tinuruan niya ako kung paano tumanaw ng utang na loob na mga tuwiran kung ako ang nasa tama. Sagot ko kay ate. Pwede ba tigil-tigilan niyo na ako sa mga kadramahan ninyo? Hala sige, magsama na kayo ng anak mong hilaw at ng nanay mong walang kwenta. Huling pagsagot ni ate na hudyat na kailangan na niyang magpahinga dahil sa pagod na siya. Ganon naman talaga si ate. Kapag talo siya at alam niyang mali siya sa ginagawa niya sa kanyang sariling ina, ay pagdadabog at pag-alis at pagpasok sa kwarto niya ang ginagawa niya. Si nanay naman kahit paulit-ulit na saktan, paulit-ulit ding nagpapatawad. Kahit na hindi naman nagsosorry sa kanya. Doon ko nakita at lalong nakilala si Nanay Using. Maswerte ako at kahit ampun lang ako, ay nabigyan ako ng chance ang mahalin ng katulad niyang isang dakilang ina. High school na ako noon at pilit pa rin inaahon ni nanay ang pag-aaral ko. Kaya nagsumikap ako mag-aaral at pag dumadating ako sa bahay tuwing hapon ay nakikita ko si nanay na pagod sa paglalabada. Minsan ay naglilinis siya ng isang buong bahay doon sa kabilang kanto kung saan ay may nakaterang mayaman at galing sa ibang bansa. Mabait naman daw sila dahil minsan pa nga ay pinagbabaunan si nanay ng sobrang pagkain nila yung hindi nila nauubos dahil sa dami.
Tuwang-tuwa naman ako tuwing bitbit ni nanay ang pagkain na minsan dala niya na may spaghetti at kakaiba ang lasa. Palibasa'y unang beses kong matikman. Anak, halika na dito at kumain ka na. May dala akong merienda galing kay Mrs. Reyes. Naglinis ako ng bakura nila kaya heto o oh, may padala siya. Pag-uudyok ni nanay na kumain ako. Wow, nay! Mukhang masarap nga yan ah. Kinamay ko na ito sa pananabik na matikman kung gaano ito kasarap ngunit pinigilan ako ni nanay. Sa lume, nagdadalaga ka na at hindi ganyan ang asta ng isang dalaga. Dapat ay pino at mahinhin. Pangaral ni nanay sa akin. Eh pero nay, bata pa naman ako eh. Wala pa nga sa isip ko yung pagdadalaga. Kahit na anak, dapat ay alam mong dalaga ka na at hindi ka na bata. At kung may umaaligid sa'yo, sabihin mo muna sa akin ha at bawal ka munang mag-boyfriend. Sabi ni nanay sa akin. Manliligaw? Boyfriend? Nanay naman oh. Kung ano-anong iniisip mo eh bata pa ako at lagi lang ako nandito. Hindi pa ako mag-aasawa. Gusto kitang kasama lagi eh. Sabi ko kay nanay pero tumawa lang siya at sinabihan akong, anak, hindi naman laging ako ang kasama mo eh. Kailangan mo din ang makakatuwang sa buhay. Yung kaya kang alagaan kapag wala na ako. Ayokong marinig ang mga ganong patutsyada ni nanay dahil sa totoo lang ay ayokong isipin na mawawala din siya sa piling ko. Nay naman eh, huwag kang magsalita ng ganyan dahil ayokong mawala ka at hinding-hindi mangyayari yon. Paninigurado ko kay nanay pero biglang sumagi sa isipan ko na totoo nga na mahina na si nanay at tumatanda na siya. Pero ayoko pa rin dahil mahal na mahal ko siya, nasanay na akong lagi nasa tabi niya. Kaya parang hindi ko na ata kakayanin pa kapag nawala siya sa akin. Ayoko nang maging ulila muli. Nagdaan ang maraming araw at may mga ilan ako napapansin sa aking katawan. Marahil ay tama nga si nanay, nagdadalaga na ako pero parang isip bata pa rin pagdating sa pagdadalaga. Oo, alam kong yung mga responsibilidad ko pero yung sa sarili ko ay wala akong ibang pakialam basta ang mahalaga ay masaya ako at kasama ko si Nanay Using. Isang araw sa paaralan ay may isang lalaking lumapit sa akin, kaedad ko yon at napansin kong classmate ko pala siya. Pwede bang makipagkilala? Ako nga pala si Kevin. Bungad niya sa akin. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy na lang ako sa paglalakad pero napansin kong nakasunod siya sa akin at talagang nainis ako sa kanya. Ano ba? Wala akong pakialam kung sino ka at ano ang pakay mo. Bakit ka ba nakikipagkilala sa akin? Wala akong panahon sa'yo kaya tigilan mo na ako. Pabulyaw na sabi ko sa kanya. Makikipagkaibigan lang sana ako sa'yo sa lumi eh. Kasi bago lang ako dito at ikaw ang una kong nilapitan dahil nakita kong mabait ka. Sa totoo lang ay na-guilty ako dahil masyado ata ako naging mapagmataas dahil sa mga naisagot ko sa kanya. Bago pa man ako makapagsalita ay nakaalis na siya papadudot. Hinayaan ko na lang dahil marami naman akong dapat na pagtuunan pa ng pansin. Bandang alasin ko na noon nang makauwi ako sa bahay. Nakita ko si nanay na nagsasampay ng mga pinalabada sa kanya. Dali-dali akong tumakbo at tinulungan siya para matapos siya kaagad. Habang kumakain kami, naikwento ko kay nanay ang nangyari sa akin. Nay, alam niyo po may nakipagkilala sa akin kanina sa school. Eh mukhang nakakainis kaya sinigawan ko at sinabihan kong huwag siyang sumunod. Anak naman, nakikipagkaibigan lang eh, ikaw naman oh. Ano? Lalaki ba o babae? Pag-uusisa ni nanay sa akin. Lalaki nay, sagot ko. Tumawa lang si nanay. Nay naman eh, bakit ka tumatawa? Anak, natural lang naman ang mga ganun eh. Baka crush ka nun anak kaya nakipagkilala sa'yo. Pag-iintriga pa ni nanay sa akin. Crush? Nay, ano yun? Tanong kong takang-taka sa nanay ko. Anak, yun yung hinahangaan kanya kasi maganda ka o matalino ka, mga ganong bagay anak. Natural lang yun kaya next time na may lalapit sa'yo eh huwag mong ipagtabu yan dahil makikipagkaibigan lang yun sa'yo. Wala na akong ibang naisagot sa kanya, ngumiti na lang ako at sinabing,
Opo, Nay. Sige po, tatandaan ko po yan. Napaisip ako, Papa Dudut. Ganon pala ang pagdadalaga, masyadong komplikado. Pero ganon pa man ay gusto ko itong subukan at yon ay sa pagkakaroon ng isang kaibigan. Sa mga sumunod na araw ay napansin ko na si Kevin ay tahimik. Magsasalita lamang ito kung may itatanong ka at sasagot siya sa klase. Nakakatuwa siyang tingnan lalo na kapag sumasagot siya sa aming guro na parabang alam niya ang lahat. Totoo nga na matalino si Kevin at hindi ko may pagkakaila yun. Pasimple na ako nung lumapit sa kanya at kunwari ay nagtatanong kung ano ang gagawin ko. Sumagot naman siya at noong nagkalakas ako ng loob ay nagsorry na ako sa kanya. Ae Kevin, tungkol nga pala sa mga nangyari nung una nating pagkikita. Sorry kung nasigawan kita ha. Hindi lang kasi ako sanay na may lumalapit sa akin na lalaki eh. Puros babae kasi ang mga nakakasama ko pero lahat naman sila ay hindi ko maintindihan. Puro flames lang ang inaatupag eh. Hindi naman ako makasabay sa kanila dahil hindi ko alam kung anong mga yun eh. Sabi ko kay Kevin, ah wala yun, Sam. Pwede bang Sam na lang ang itawag ko sa'yo kung okay lang? Mahinahong tanong niya sa akin. Sam, okay sige. Si nanay eh, ganyan din ang gusto niyang itawag sa akin. Okay, so pwede na ba kitang maging kaibigan? Tanong niya. Walang problema, sabay ngiti ko sa kanya. Simula ngayon magkaibigan na tayo. Sa mga simpleng usapan namin yon ni Kevin, Papa Dudut, ay doon ko siya lubusang nakilala at naintindihan. 13 anyos na rin siya at kaya naman pala ganun siya katahimik ay dahil laking Maynila siya. Bagong salta lamang siya rito at wala pa siyang alam sa kultura namin sa Pangasinan. Nagtaka ako dahil ang alam ko sa mga taga Maynila ay matorpe, sosyal at parabang maraming alam sa mundo pero si Kevin ay ibang iba. Hindi gaya noong mga napapanood ko sa TV na lalaki na ubod ng yabang. Pag-uwi ko sa bahay namin ay excited na naman akong magkwento kay nanay tungkol sa mga nangyari sa akin sa buong maghapon. Nay, may kukwento po ako sa'yo. Masayang salubong ko kay nanay habang nakita ko siyang nagtutupi ng mga nilabhan. Ano yun sa lumi? Sam na lang, Nay. Di ba yan naman ang gusto mong itawag sa akin? Aba, himala ha. Parang may nagbago sa'yo, anak. Si nanay naman, oh. Pero, Nay, alam nyo, sinunod ko po yung payo ninyo. Kumunot ang noon ni nanay sa pagtataka. Kaibigan ko na po yung lalaking pinagtabuyan ko nung isang araw at nalaman ko mabait pala siya. Tama yan, anak. Alam mo, okay din ang ganyan, anak. Na meron kang mapagsasabihan ng problema mo at makakasama mo kung kailangan mo ng makakapitan. Pero anak ha, pag niligawan ka niya, huwag ka munang pumayag dahil parehas pa kayong mga bata. Ayan ka na naman, Nay. Ligaw na kaagad ng iniisip mo. Nangako ako sa inyo, Nay, na hindi ko kayo bibiguin. Magtatrabaho ako at magpapayaman para mabili ninyo lahat ng gusto ninyo. Sagot ko kay nanay. Anak, magsumikap ka hindi para sa akin kundi para sa sarili mo. Opo, Nay. Pero sa ngayon, Sam, masaya ako na masaya ka at nakahanap ka ng inspirasyon sa buhay mo. Inspirasyon daw eh, kayo po ang inspirasyon ko, Nanay. Ngumiti si Nanay at ngumiti din ako. Inspirasyon? Pwede ko nga kayang maging inspirasyon itong si Kevin. Mga tanong na bumabagabag sa akin. Eh ano nga ba yun? Yun ba yung masaya ka kapag kasama mo siya? Eh parang sa kaibigan naman ata yun eh. Basta magiging matali ko siyang kaibigan. Nagdaan pa ang mga araw at lalo akong napalapit kay Kevin. Nariyan yung mga pagkakataon na dinadalhan niya ako ng pandesal sa umaga o kaya naman ay hinahatian ng baon niya. Mga bagay na ginagawa ng isang kaibigan pero may kakaiba pa rin akong nararamdaman. Isang araw habang tinuturuan niya ako ng assignment namin ay bigla na lang ako napatitig sa kanyang mga mata. Napakaganda ng mga mata nito. Nakakabighani lalo na ang matamis na mga ngiti niya sa tuwing tinititigan ko siya.
At minsan pa ngayon napapahanga na lang ako kapag nagsasalita na siya sa harap ng klase. Hindi lang siya gwapo, matalino rin. Isang araw habang magkatabi kami at nagbabasa ay biglang nagtama ang aming mga paningin. Bumilis ang tibok ng aking puso. Kakaibang pakiramdam na parang may paru-parong naglalaro sa loob ng tiyan. Lalo noong hawakan niya ang aking kamay at sinabing, hindi niya ako pababayaan. Hindi ko maintindihan ang pakiramdam na yon. Ang tanging na itanong ko lang sa aking puso ay kung ito ba ay totoo. Parang gusto kong maligo noon sa malamig na tubig at nang masagot ko na kung ito nga ba ang tinatawag nilang pag-ibig. Lumipas ng mabilis ang panahon, third year high school kami noon at kung tatanungin ninyo ako, Papa Dudut, kung naging kami ni Kevin ay hindi po. Dahil alam kong bata pa kami at marami pang kailangang gawin at tapusin bago ang mga bagay tungkol sa pag-ibig. Nanatili kaming magkaibigan, siya yung kuya, tatay at guro ko. Sino ba naman ang hindi mahuhulog sa kanya kung halos araw-araw ko siyang kasama? Pero hinayaan ko lang ang aking nadarama dahil kami po ay bata pa. Junior and senior prom namin noon at gustong-gusto kong makapunta doon pero hindi kaya ng budget ni nanay. Wala kaming pambayad sa pagkain at sa damit na isusuot. Pero maswerte ako kay Nanay Using. Nagtrabaho siya. Nagdoble kayod kahit na mahina na ang katawan niya kaya pinahiram siya ng maisusuot ng pamilyang pinagsisilbihan niya yung mayayaman sa kabilang kanto. Color pink ang bestidang yun. Napakaganda at mukhang ang pangmayaman. Nang sumapit na ang araw ng JS prom namin ay tinignan ako ni nanay at sinabing, anak, ang ganda mo. Dalaga ka na nga. Halos mangyayak-ngyayak noon si nanay habang binabanggit niya sa akin yun. Nay naman o, hindi pa ako mag-aasawa. Umiiyak na kayo. Sabay tawa ni nanay. O siya, at baka mahuli ka pa. Gumayak ka na. At umuwi ka ng maaga ha. Opo nay, salamat ha. Mahal na mahal ko po kayo. Niyakap ko si nanay habang sinasabi ko yon. Wala yun anak, basta para sa ikakaligaya ng anak ko. Gagawin ni nanay ang lahat. Ang mga salitang yon ang nagpapasaya sa akin araw-araw ang malaman na mahal ako ni nanay at gagawin niya ang lahat kahit mahirapan pa siya. Magmula noong dumating si Nanay Using sa buhay ko ay nagbago na ang pananaw ko sa buhay. Lahat ay nakikita kong makulay basta kasama ko si nanay. Naging masiyahin ako, yung kahit na may problema ay kayang-kaya kong harapin. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanya. Nang makaalis ako sa bahay ay bigla naman akong kinabahan. Naisip ko lang naman na makikita ko si Kevin at bigla na akong kinilig. Alas 8 na nang makarating ako sa paaralan kung saan ay ginaganap din ang JS prom namin. Lingon dito, lingon doon pero hindi ko makita si Kevin. Bigla akong nakaramdam ng lungkot. Maya-maya pa ay nagsimula na ang programa. Lahat halos ay may kasayaw na maliban sa akin. Pero isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa akin at doon ko nakita ang matagal nang hinahanap-hanap ng aking mga mata. Yun na marahil ang pinaka hindi ko makakalimutan na gabi. Lalo na nung niyaya niya akong sumayaw, Papa Dudut, para akong isang prinsesa at siya ang prinsipe ko. Masaya ako sa mga oras na yun at hindi ko talaga maipaliwanag ang ligayang nararamdaman ko. Ang ganda mo, Sam. Sa katunayan yan eh, ang ganda-ganda mo. Sabi ni Kevin habang nakatitig sa akin. Hindi ko alam ang isasagot ko. Natatakot na lang ako na baka kung ano na ang itsura ko dahil sa sobrang kakiligan ko, baka namumula na ako. Pero pinilit kong ibuka ang aking mga labi at pabiru na ako nagsalita para basagin ang mukhang malalim naming pag-uusap. Alam ko na yun, Kevin. Ikaw naman, no? Pero seryoso ako, Sam. Ang ganda mo talaga, pag-uulit ni Kevin sa akin. Kaya sumagot na rin ako ng seryosong salamat sa kanya. Pero patuloy pa rin ang pagsasalita niya. Nagulat ako dahil ng gabing yon ay ibang Kevin ang nakilala ko.
madaldal at mukhang hindi natatakot o nahihiya sa kung ano man ang kalalabasan ng mga sasabihin niya. Sam, alam mo nung una kitang makita nung bago pa lang ako dito, nabighani mo na ako sa taglay mong walang katulad. Ibang-iba ka sa mga nakilala ko sa Manila. Mabait ka talaga namang meron kang mabuting puso. Pero bago pa matapos ang gabing ito, gusto kong sabihin sa'yo na minamahal kita. Nagulat ako sa huling mga salitang binanggit ni Kevin sa akin na mahal kita. Mahal niya raw ako pero paano eh magkaibigan lang kami. Pero bakit hindi ako natakot sumugal sa pag-ibig dahil pagkatapos niyang umamin ay sumambulat din ang sinisigaw ng aking damdamin. Kevin, mahal din kita. Sumilaw ang mga ngiti sa labi ni Kevin na hudyat na masaya din siya. Alam kong bata pa tayo Sam at hindi ko din ibig sabihin na kailangan mong mahalin mo din ako porket mahal kita. Hindi ganun yun dahil gusto ko habang may buhay pa tayo ay huwag natin palampasin ang pagkakataong magmahal. Ang bigat naman nun Kevin pero salamat ha. Pero anong tawagan natin ngayon? Magkasintahan na ba tayo? Kung iyong mamarapatin, mahal kong prinsesa, ako ang iyong magiging alipin. Makita lamang kitang masaya. Maraming salamat, mahal kong prinsipe. Grabe, Papa Dudut. Kilig na kilig ako ng mga oras na yon pero kailangan kong itago para hindi naman masyadong nakakahiya kay Kevin. Masaya ako pero biglang sumagi sa isipan ko si nanay at ang pangako ko sa kanya na hindi muna ako magbo-boyfriend hanggat hindi pa ako nakakakuha ng magandang trabaho. Pero ramdam ko naman na pag sinabi ko ito kay nanay ay maiintindihan niya ako at wala naman akong gagawing makakasama sa akin. Pero Kevin, paano ko sasabihin kay nanay na magkasintahan na tayo? Tanong ko sa kanya na may halong pangamba. Ako magpapaliwanag sa nanay mo. Maikli lang ang buhay, Sam. Maraming magandang bagay ang pakakawalan mo kapag hindi mo ginawa ang mga bagay na magpapaligaya sa'yo. Tama si Kevin. Maikli lang ang buhay para sayangin ito at ikulong ang sarili sa kalungkutan. Alas 11 na ng gabi nang magpaalam ako sa kanya para umuwi na dahil siguradong hindi pa tulog si nanay sa kakahintay sa akin. Akala ko'y doon na matatapos ang lahat ng yon, Papa Dudut, pero ang mga sumunod na nangyari ay kakaiba at biglang nagpabuhay sa mga paru-parong naglalaro sa tiyan ko. Niyakap niya ako at binulong niya sa akin ang mga salitang, "Mahal kita." At pagkatapos ay hinalikan niya ako. Sa puntong iyon, sa aking buhay ay sobrang nadama kong espesyal ako. Nakaya ko ring maging masaya sa pag-ibig. Ang gabing yon ay hindi ko makakalimutan at laging babalik sa aking panaginip kung paano ako pinasaya ni Kevin at ang una naming matamis na halik. Kinabukasan ay agad ko itong pinagtapat kay nanay. Akala ko'y magagalit siya pero hindi naman bagkos ay niyakap niya ako at sinabing basta wag ko daw kalimutan na nag-aaral ako. Pagpasok ko ng paaralan ay nakita ko sa gate si Kevin. "Oh, anong ginagawa mo dyan, mahal kong prinsipe?" Tanong ko sa kanya na may halong kilig pa. "Hinihintay ko ang aking prinsesa pero andito na pala eh," sagot niya sa akin habang nakangiti. "Loko-loko ka talaga ha, halika na nga at baka mahuli pa tayo sa klase." Naglakad na kami at napansin kong nilapit niya ang kanyang kamay sa akin. Maya-maya pa ay hindi ko na namalayang magkahawa kamay na pala kami. Araw-araw na ganoon ang aming eksena at nagiging masaya ko sa tuwing kasama ko siya. Sabi nila ay mapapabayaan ko daw ang aking pag-aaral pero naging inspirasyon ko pa nga ito. Ngunit na agad palang mapuputol ang masaya naming pagsasama. Napansin ko ang mga pasa sa braso at binti ni Kevin at sa tuwing tatanungin ko naman ito ay laging wala lang ang sagot niya. Nag-aalala ako. Pero nagkibit-balikat na lang ako dahil sabi niya ay madalas na lang daw talaga siyang mauntog. Pero sa bawat araw na lumipas ay napapansin ko ang pagbagsak ng katawan niya at doong minsan ay nahimatay pa siya.
Natakot ako sa maaring mangyari sa mahal ko. Ilang araw na rin siyang hindi pumapasok noon, kaya't minabuti ko na rin na magtanong kung saan siya nakatira at nang madalaw ko naman siya. Pero wala ni isa ang may alam kung saan siya makikita. Gabi-gabi ang pag-iyak ko dahil parang iniwan niya ako. Kay bilis ng lahat at natatakot akong mabilis din itong basta-basta matapos. Biglang bumalik sa aking alaala ang mga panahong kasama ko pa siya. Masayang nagkwekwentuhan at nag-aaral. Kahit na kami ay mga bata pa lang ay alam namin ang limitasyon ng bawat isa. Pinakilala ko pa nga siya kay nanay noon at agad naman siyang nagustuhan ni nanay. Siya kasi yung tipo ng lalaking kapag nanligaw sa anak mo ay katiwa-tiwala naman, kaya siguradong hindi na rin ako napilitang kumbinsihin si nanay noon, kaya hindi na rin siya tumutol. Pero asa na nga ba siya? Kinalimutan na lang ba niya ang aming mga alaala? Ang mga pangako namin sa isa't isa na dapat ay kaming dalawa. Bata pa kami pero wala namang tamang edad pagdating sa pag-ibig. Ginawa ko ang lahat para makita siya. Napagalaman ko na sina Kevin ang pamilya niya ang tumutulong kay nanay. Siya din ang nagsabi na pahiramin ako ng damit na isusot sa JS Prom na sa totoo lang ay sinadya niya talagang ipabili sa atin niya. Pareho kaming walang alam ni nanay tungkol dito. Pero isa lang ang nais ko, ang makitang muli si Kevin. Pero isang nakakalungkot na impormasyon ang nalaman ni nanay sa mga Ramirez. Noong minsan bumalik siya para maglinis ay isang nakapanlulumong katotohanan na si Kevin ay may sakit na leukemia at kaunting panahon na lang din ang itatagal niya. Mahirap pero kailangan kong magpakatatag. Nais kong alalahaning muli ang mga panahong kami ay masaya at walang problema. Pero marahil ang matatamis na gunita ay mananatili na lamang sa aking alaala. Nang magkaroon ako papadudot ng pagkakataon na makita at makausap siya ay ginawa ko kaagad. Maglalabada noon si nanay sa mga Ramirez, walang pasok noon at napagpasyahan kong sumama kay nanay at hindi naman nag-atubili si nanay. Nag-ayos ako para sa pagkikita naming yon ni Kevin. Alas 8 na noon nang pumunta kami sa bahay nila, tinawag agad kami ni Ma'am Sally, ang mama ni Kevin. Ikaw pala yung laging kinikwento sa akin ng anak ko. Ikaw si Sam, hindi ba? Tanong sa akin ang mama ni Kevin. Nagtaka ako at ibig sabihin ay alam na niya ang tungkol sa amin ng anak niya. Opo, magkaibigan po kami. Sumagot ako na medyo kinakabahan pa. Ganun ba? Sam, maraming salamat ha. Hindi mo lang alam na matagal ka na namin gustong makilala. Laging masaya si Kevin sa tuwing nagkukwento siya tungkol sa'yo. Ang sabi niya, mabait ka daw at sobrang mahal mo daw ang nanay mo. Ang swerte niyo po sa anak ninyo, Nanay Using. Wala po akong masabi at pinagpala ang anak ko at nakilala niya itong anak ninyo. Para kahit sa konting panahon niya sumaya siya. Konting panahon? Halos mawasak ang puso ko nang marinig ko ang katagang yon. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari kay Kevin. Tanong ko sa aking sarili. Lumapit si Ma'am Sally sa akin at inakbayan ako. Tara na, iha. Matagal ka nang hinihintay ni Kevin. Sa pangalawang kwarto sa taas ay doon ko nakita ang pangalan ni Kevin nakasabit sa doorknob. Kumatok ang mama niya at binuksan ang pinto. Nakita ko siyang nakahiga at maraming nakasaksak na aparatos. Ibang-iba na ang itsura niya, malayo na sa mukha niyang maaliwalas at punong-puno ng pag-asa. Maya-maya pa'y minulat niya ang kanyang mga mata, tumakbo na ako papalapit sa kama niya at agad ko siyang niyakap. Ang laki ng ipinayat ni Kevin at hindi ko masyadong idiniin ang pagkakayakap sa kanya dahil baka masaktan siya. Nakita ko ang pagsilip ng ngiti sa kanyang mga labi. Iniwan kami noon ng mama niya para makapag-usap. Nakakainis ka? Sabi mo ang problema mo problema nating dalawa. Bakit ka naman ganyan? Hindi mo sa akin sinabi na may sakit ka? Ayokong mahalin mo lang ako dahil naaawa ka.
Gusto ko, mahalin mo ko dahil mahal mo ko. Sa tingin mo, ganun ako? Mahal na mahal kita, Kevin, kaya lumaban ka. Ikaw ang gusto kong makasama sa araw-araw ng buhay ko. Maluha-luha na ako habang sinasabi yon sa kanya. Unti-unti niyang inangat ang ulo niya at nagpasalamat. Salamat, Sam, ha? Mahal kong prinsesa, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako sa mundong ito, pero lalaban ako at kung sakasakaling hindi ko na kinaya, tandaan mong mahal na mahal kita. Papadudod, sa mga oras na yun ay gusto ko nang yakapin si Kevin ang mahigpit. Mahal ko siya at gagawin ko ang lahat para gumaling siya. Kevin, I love you. Binulong ko sa kanya, ngumiti siya at sinabing, mas mahal kita, prinsesa. Ang konting panahon ni Kevin sa mundo ay gusto kong punuin ang saya habang nandito pa siya at aking kasama. Araw-araw pagkagaling ko ng paaralan ay dumediretso ako sa bahay nila Kevin para siya ay tignan. Ganoon ang lagi kong ginagawa. Nag-aaral ako at gumagawa ng mga assignment katabi niya. Wala akong sinayang na oras, papadudot, makasama ko lang siya. Ikalabing dalawa ng Marso taong 1999 ang pinakamasakit na araw sa buhay ko. Tuluyan ang binawian ng buhay si Kevin. Napagalaman ko sa mga kwento ng mama niya na matagal na niya pala akong minamatyagan magmula nang lumipat sila dito sa Pangasinan. Pinili niyang mag-aral sa pampublikong paaralan sa aming lugar para makasama ako. Kami nga ang pinakamatanda sa klase sa edad na 17 dahil pahinto-hinto siya sa kanyang pag-aaral dahil sa kanyang gamutan. Walang kasing sakit, papadudot, ang mawala ang taong pinapahalagahan mo. Ang taong gusto mong makasama sa iyong pagtanda. May iniwan sa akin si Kevin na isang kahon at doon nakalagay ang mga sulat niya sa akin simula noong first year pa lamang kami. May nakalagay na rilo doon at nakasaad na maikli lang ang oras natin at kung magkakaroon ka ng pagkakataong magmahal ay huwag mo itong palampasin. Yun din ang lagi niyang sinasabi sa akin tuwing natatakot ako sa maaaring mangyari dahil sa pagmamahala naming dalawa. Sa maikling panahon na nakasama ko siya ay napuno ng galak ang aking puso. Marahil ay napakabilis ng aming pag-ibigan pero ang lahat ng mga alaala ay nakatatak na sa aming mga puso. Kung maaari lang sanang ibalik ang lahat ng panahong kasama ko siya, hindi na sana ako natakot o nagsungit lalo na noong unang pagkikita namin nang sa ganon ay makasama ko pa siya ng mas matagal. Hindi mawawala si Kevin sa puso ko. Lagi kong babaunin ang mga alaalang iniwan niya sa akin at ilalagay ko siya sa kaibuturan ng aking puso at aalagaan matapos man ang mundo. Wala man siya sa aking tabi ay araw-araw kong aalalahanin ang mga panahong kasama ko siya. Mga alaalang walang makakakuha sa puso ko at diwa. Walang kasing sakit ang mawala ng minamahal pero dapat nating isipin na sila ay makakasama din natin. Hindi man ngayon pero sa tamang panahon. Hindi ito paalam, Kevin. Dahil alam kong magkikita tayong muli sa lugar kung saan ay walang gulo at pasakit. At yun ang tinatawag nilang langit. Mahal kita, aking prinsipe. Hanggang sa muli. Yun na nga ang mga huling salitang binitawan ko sa libing ni Kevin. Masakit na hindi siya babalik. Kung pwede lang sanang maibalik ang lahat pero hindi na pwede dahil ang lahat ng iyon ay wala na at lumipas na. Kevin, hanggang sa muli nating pagkikita. Ganun pala mawala ng taong minamahal mo. Mahirap ang unang araw na wala siya sa buhay ko. Yung tuwing papasok ako sa paaralan ay tinitingnan ko ang bakanting upuan na kung saan ay ang dating kinakaupuan ni Kevin. Minsan ay lalapit ako doon at iniisip na maaring magpakita siya sa akin. Pero wala. Nag-aalala na sa akin si nanay dahil halos hindi na daw ako kumakain. Anak, kumain ka naman kahit konti lang oh. Nay, busog pa ako. Lagi din namang sagot ko sa kanya. Pero maya-maya pa ay nagagalit na sa akin si nanay. Anak,
Gusto mo bang sumunod sa kanya? Siya lang ang nawala. Ako andito pa. Anak, kailangan din naman kita. Nay, sorry. Patawarin niyo po ako. Umiiyak na ako habang humihingi ng tawad kay nanay noon. Tama nga si nanay. Hindi ako nag-iisa dahil kasama ko pa rin siya. Mahal na mahal ko si nanay at hindi ko hahayaan na mawala din siya sa akin. Pagkalipas ng isang taon, nakagraduate na ako sa high school sa edad na 18. Si nanay na marahil ang pinakamasaya sa lahat, pero habang sobrang minamahal ako ni nanay Using ay ganoon din naman ang pagkamuhi sa akin ni Ate Cecil. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay walang araw na hindi niya ako pinapagalitan o sinasaktan. Hindi ko na ito sinasabi kay Nanay Using dahil ayokong mag-alala siya. Habang abala ako sa pag-iipon para makapag-aral ng kolehiyo, ay hindi ko namamalayang nagkakasakit na si Nanay. Naglalabada pa rin kasi siya dahil gusto rin niyang ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Tumutulong ako sa pagbebenta ng isda sa palengke at binibigyan ako ng 50 pesos araw-araw. Kapitbahay din namin ang may pwesto sa palengke, mabait naman ito kaya pag uwi ay nakakatipid na rin ako ng pamasahe sa bayan. Isang araw ay nadatnang ko si nanay sa salas, mga bandang alas 4 din yon. Nagtaka ako dahil hindi naman ganun si nanay dati. Sa tuwing darating yon ay laging masaya ang bungad sa akin at sasabihing unti-unti niya nang nabubuo ang pangkolehiyo ko. Pero hindi yon ang nakita ko ng mga oras na yon. Ibang-iba ang nakita ko. Si Nanay Using na namumutla na. Agad akong lumapit sa kanya, hinawakan ko ang kamay niya pero napansin ko ang mga kalyo sa palad niya. Ang palad niya ay sobrang pula na. Alam ko na kahit na hindi sabihin ni Nanay ay nakuha niya ito sa paglalabada. Maya-maya pa ay maaga na rin dumating si Ate Cecil. Heto na naman siya at may mga sumbat na ipupukol sa aming dalawa ni Nanay. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Tingnan mong napala ng nanay kong magaling. Simulang pasumbat ni Ate Cecil. Hinigpitan ni nanay ang hawak sa aking mga kamay. Kudyat ito na wag ko nalang patulan si ate. Pinipilit pa kasi eh. Hindi naman pwede. Hindi yan makakatapos ang pag-aaral. Kereng-kere din naman yan eh. Wala namang silbi ang ampo na yan. Tingnan ninyo oh. Tingnan nyo yung nangyari sa inyo. Hay nako. Diyan na nga kayong dalawa, mga walang kwenta. Ang mga salitang iyon ni ate ang nagpainis sa akin. Ate, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ikaw din naman ang may kasalanan eh kung bakit nagkakaganito si nanay. Aba, at talagang sumasagot ka pa ha? Ang lakas ng loob mo ha? Bakit? May pinagmamalaki ka na ba? Papalapit na noon si ate sa akin at tangka na akong sasampalin. Sige ate, ituloy mo. Sanay naman ako sa pananakit mo eh. Maya-maya pa ay umupo na si nanay mula sa pagkakahiga. Anak, sinasaktan ka ng ate mo? Tanong ni nanay. Hala sige, kampihan niyo ang ampun ninyo. Ako lang naman ang kontrabida dito, hindi ba? Cecil, hindi ko na alam ang gagawin sa inyo. Buhay pa ako, pero pinapatay mo na ang puso ko. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Gayong ibinigay ko ng buo ang pagmamahal sa'yo. Pero anong ginagawa mo? Huwag mo namang sayangin ang buhay ko na hindi ko nakikitang magkasundo kayo ng kapatid mo. Umiiyak na sabi ni nanay. Pagkatapos ng mga salitang yun ni nanay, ay na naman si ate at umalis at nagdadabog sa kwarto niya. Alam kong mabait si Ate Cecil, nararamdaman ko ang kabutihan sa puso niya. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit siya nagkakaganyan. Tumingin ako kay nanay ng mga oras na yon at nakita ko ang pag-iyak ng isang ina. Maya-maya pa ay nagsalita na siya. Siguro anak eh, kasalanan ko kung bakit nagkakaganyan siya. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali pero magkaganon pa man ay mahal na mahal ko pa rin siya. Hindi na ako nagsalita at yakap na lang ang sinukli ko sa pagtangis ni nanay. Mahirap nga naman ang pinagdadaanan ni Nanay Using. Matanda na siya at ang gusto niya lamang sa buhay ay ang maging masaya ang mga anak niya.
Mabuting ina si nanay pero gano'n na lamang ang lungkot sa puso niya dahil ang pakiramdam niya ay hindi siya naging mabuting ina sa kanyang mga anak. Pero gagawin ko ang lahat para lang mapunong muli ang puso niya ng sobrang galak. Kaya si nanay ay ganun din ang ginagawa, kahit na may sakit siya ay patuloy pa rin siya sa paglalabada. Isang linggo lang na nagpahinga si nanay mula sa pagkakasakit pero hayo na naman siya at naglalabada. Ako na marahil ang pinakamasayang ampon sa buong mundo sapagkat hindi ko naramdamang hindi ako nanggaling sa kanya. Habang kumakain kami ay muli kaming nagkausap ni nanay. Nay, bakit po ginagawa ninyo ang lahat ng ito para sa akin? Kung tutuusin ay hindi niyo naman po ako kaano-ano eh. Isa pa eh, parang ang pabigat lang ako sa inyo. Anak, kailanman ay hindi ko inisip na iba ka, na hindi ka nang galing sa akin. Sinubo ko muna ang nasa kutsara ko bago nagpatuloy na magsalita. Alam niyo, Nay, lagi nga tinatanong ng mga kaibigan ko kung ampon daw ba talaga ako. Kasi parang hindi naman, dahil sobra daw ang pagmamahal na ipinapakita niyo sa akin. Anak, tandaan mo, hindi ka man nanggaling sa sinapupunan ko ay nanggaling ka naman sa puso ko. Naisip ko na talaga nga namang napakaswerte ko dahil napunta ko sa pangangalaga ni Nanay Using. Salamat, Nanay, ha. Sobra ko po kayong mahal. Mga salitang nasambit ko sa kanya. Ang gabing yon na akala ko ay isa sa mga pinakamaganda ay napalitan ng takot at kaba. Pagkatapos namin kumain ay nagsuka si nanay ng dugo. Agad ko siyang sinugod sa ospital at nagpatulong sa mga kapitbahay ko. Doon ko napag-alaman na may sakit na tuberculosis si nanay. Kailangan ng mahabang gamutan si nanay upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Wala akong ibang malalapitan. Alam kong hindi ko naman maaasahan si Ate Cecil sa ganitong mga bagay. Ginamit ko ang naipon ko sa pagtitinda ng isda ng kapitbahay namin. Ginalaw ko ito kahit na sinabi ni nanay na itabi ko daw ito sa pag-aaral ko. Hindi ko na inisip ang pag-aaral ko dahil walang silbi ang aking mga pangarap kung mawawala ang kaisa-isang pag-aalayan ko ng lahat ng aking tagumpay. May maliit na perang na itabi si nanay. Halos lahat ng ipon namin ay napunta sa gamutan niya. Pero kulang pa rin. Magpapasok ka na noon pero wala na akong pera na pang-enroll at pambili ng gamit. Sinabi ko ito kay nanay na hihinto muna ako sa pag-aaral at ipagpapatuloy na lang ito pag tuluyan na siyang gumaling. Anak, patawarin mo ako, ha? Hindi ko natupad ang pangako ko sa iyong pag-aaralin ka. Nagkasakit kasi si nanay eh. Tumatanda na ako, anak. Hay, hayaan nyo na po yun. Wala namang pinipiling edad ang pag-aaral eh. Kaya okay lang yun. Nay, isa lang sana ang hihilingin ko sa inyo. Ano yun, anak? Magpagaling po kayo para makita ninyo na umakyat ako ng stage at makagraduate. Makapagtrabaho at magkaroon ng pagkakataong matulungan ka, Nay. Mga salitang sinabi ko sa kanya. Tumawa si nanay at sinabing, anak, hindi ako mamamatay at saka okay lang kahit na hindi ako ang tulungan mo. Sarili mo at huwag na huwag kang maghahangad ng masyadong mataas. Yung sapat lang para maging masaya ka kaagad. Opo, Nay, tatandaan ko po yan. Niyakap ko si nanay at naramdaman ko ang halos buto niyang katawan. Sobrang bumagsak ang kanyang katawan magmula noong magkasakit siya. Kailangan pa niyang ipagpatuloy ang kanyang gamutan ngunit wala na kaming panggastos. Kaya napilitan akong humingi ng tulong kay Ate Cecil. Tutulungan kita pero magtatrabaho ka para sa akin. Sabi niya. Oo, Ate, gagawin kong lahat, gumaling lang si nanay. Hindi ko na nagawang magtanong kung saan at ano ang trabaho niya. Ang pinakaunang gabi ko sa trabaho ay may inabot si Ate sa akin na halos kapirasong tela. O ayan, sa dumi. Isuot mo yan. Maya-maya ay mag-ayos ka. Isusuot eh, halos makita ng buong katawan ko dito, Ate eh. Sagot ko na may halong pangamba. Nagrereklamo ka pa, ako na nga ang tutulong sa iyo eh. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin.
Hindi ate, susuotin ko na. Eh ano bang gagawin ko doon? Basta huwag ka na magtanong. Basta sumunod ka na lang sa akin. Kung gusto mong makatulong. Yun na ang huli kong natanong kay ate at pagkatapos ay sumama na ako sa trabaho niya. Tulog si nanay kaya hindi na niya namalayan ang pag-alis naming dalawa ni ate. Pagdating namin ni ate sa pinagtatrabahuhan niya ay marami akong nakita. Babaeng sumasayaw sa entablado na halos kapirasong manggas na lang ang nakasuot sa kanya. Nagsisigawang lalaki na uhaw sa mga alak. Mga babaeng may kasamang lalaki na halos bastusin na sila pero wala lang sa kanila. Maya-maya pa'y pinasuot na ni ate sa akin ang binigay niya. Kulay pula ang pangtaas at pangbaba na halos makita na ang aking kaluluwa. Pikit mata kong sinuot yon. Maya-maya pa ay nakita kong may sinabihan si ate, isang lalaking nasa 40 ang edad at narinig ko yon dahil halos magkatabi lang kami mula sa lalaking yon na nakaupo sa isang mesang puno ng alak. Bossing! Bagong-bago yan ha? Bagong salta, 18 pa lang. Hindi ko naintindihan ang ibig sabihin ni ate. Ang alam ko ay sasayaw din lang ako. Maya-maya pa ay sumagot ang lalaki. 18? Hindi halata sa hubog ng katawan niya. Cecil, ang galing mo talaga. Papuri ng lalaki kay ate. Maya-maya pa ay iniwan na kami nito. Tumabi sa akin ng lalaki at kahit takot ako ay namayani pa rin ang kagustuhan kong maipagamot si nanay. Noong una ay okay naman na nakipagkwentuhan siya at mukhang mabait naman ito. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Alam kong ang damit ko ay halos makita na ang lahat sa akin. Nang mahalata ng lalaki na nilalamig ako ay niyaya niya akong lumabas. Akala ko ay ligtas na ako. Pumunta kami sa isang kwarto na malapit lang sa bar. Tahimik yun at malayo sa ingay mula sa bar. Maya-maya pa ay sinarado na niya ang pintuan sa kwarto. Tinulak niya ako sa kama at hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagpumiglas ako pero masyado siyang malakas kaya wala na akong nagawa. Sumigaw man ako ay wala namang makakarinig sa akin. Nang natapos na ay iniwan niya ako na may pera na nakalagay sa lamesa. 5,000 piso yon. Kinuha ko yon. Gusto kong magalit kay Ate Cecil pero wala na akong nagawa. Gusto kong maipagamot si nanay at si nanay lang ang mahalaga. Hindi bale na basta gumaling siya dahil buhay ko ay itataya ko para lang sa kanya. Sa taong sa akin ay tumanggap at nagpapahalaga. Nagpatuloy ang ganong trabaho ko. Matapos nung nangyaring yon, ang pangalawang gabi ay pasayaw-sayaw na lang ako sa entablado na halos lingkisin ang mga lalaking uhaw sa alak at punong-puno ng tukso. Pagkatapos ng lalaking yon ay wala nang sumunod pa at sinabi ko kay ate na sasayaw na lang muna ako. Sinabi niya sa akin na konti lang daw ang pera sa sayaw pero sa kwarto ay marami. Hindi na ako pumayag at ayokong mababoy muli. Nagtatanong na nga si nanay kung bakit gano'n na lang naging kabilis ang pagiging malapit namin ni ate Cecil. Hindi ako makasagot at giningitian ko na lang si nanay bilang tugon sa kanyang mga tanong. Isang araw ay sunod-sunod ang pagsuka ni nanay ng dugo. Natakot na ako at sa kung ano ang pwedeng mangyari. Sinugod namin siya sa ospital at halos yun na nga ang ginawa niyang tirahan. Malaki ang gastusin sa ospital kaya kailangang magdoble kayo din. Sa tuwing nakakatulog na si nanay ay umaalis ako, dala ang ibang katauhan ko. Isang mapusok at palaban na salumi. Ewan ko ba Papa Dudut kung bakit nasanay ka agad ako. Marahil ay sobrang mahal ko lang si nanay kaya nagagawa ko ang mga ito. Sumayaw muli ako sa entablado, suot ang manipis na telang nagtatago sa aking pagkababae. Nagsigawa ng mga lalaki nang lumabas ako. Paulit-ulit na eksena yon sa buhay ko at hindi ko na rin mabilang kung ilan ang lalaking lumapastangan sa akin. Pero ayos lang kung kaginhawahan naman kay nanay ang kapalit. Labas-pasok si nanay Using sa ospital, 2 taon at 20 anyos na rin ako. Hindi ko nagawang magkolehiyo pero nangako akong pag-iipunan ko pa rin. Ngunit may hindi ako inaasahang dumating. Napansin ko ang dalas sa pagkahilo ko at pagsusuka.
Ang sabi ng kasama kong si Angela na halos kasing edad ko din ay baka daw sa pagod at puyat. Pero napansin ko din ang paglobo ng tiyan ko, kaya agad akong nabahala. Nang magpatingin ako ay doon ko napag-alaman na 2 buwan na pala akong buntis. Natakot ako dahil masyado pang maaga, pero ang mas ikinakabahala ko ay ang katotohanang hindi ko alam kung sino ang tunay na ama ng nasa sinapupunan ko. Wala akong balak na ipalaglag ito. Ang batang dinadala ko, ni minsan ay hindi ito sumagi sa isipan ko. Magkaganon pa man ay pinilit ko pa rin magtrabaho para kay nanay at sa magiging anak ko. Pa-table-table na lang ang ginawa ko. Dahil baka malaman nilang buntis ako at matanggal ako sa trabaho. Ito na lang ang nakikita kong pag-asa para magpatuloy na umahon sa buhay. At nang madugtungan pa ang buhay ni nanay. Ngunit akala ko ito na ang pinakamabigat na pagdadaanan ko. Hindi pala. Matapos ang ilang taon at buwan ng pakikipaglaban ni nanay sa sakit niya ay binawian din siya ng buhay. Ang mga panahong inilagi ko sa bar ay halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Napakadumi ko na at marahil ay wala na magmamahal sa akin tulad ng ginawa ni nanay at ni Kevin. Noong akala ko'y huli na ang lahat para magbago ako ay nakilala ko si Anjo, isang tricycle driver. Mabait at matipuno, kung titignan mo ay hindi mo siya mapagkakamalang walang pera. Pero kahit ang ibang katulad kong babae sa bar na yon ay lumalapit sa kanya, kahit alam nilang wala itong pangbayad. Ganon kalakas ang dating niya. Nainis ako sa mga ganong lalaki. Lagi ko siyang nakikitang nakatingin sa akin pero ni minsan ay hindi ko ito pinapansin. Minsan ay kinausap ako ni Kathy tungkol kay Anjo. Uy Sam, pagbigyan mo na ang lakas ng tama sa'yo eh. Magbabayad daw siya kahit magkano basta sumama ka lang daw sa kanya. At naanyaya sa akin ni Kathy habang nakatingin si Anjo sa amin. Kahit magkano? May pera ba yan eh? Wala nga atang pambili ng alak yan eh. Iniisahan lang ako niya no. Kayo naman kasi masyado nagpapahalatang gusto ninyo siya eh. Naiinis na sagot ko noon kay Kathy habang tinitignan ko ng masama si Anjo. Aba Sam, nag-ipon daw siya ng pera para sa'yo. Kaya sige na, pagbigyan mo na. Sabay tawa ng malakas ni Kathy. Napaisip ako papadudot. Guwapo naman siya tapos mukhang may pambayad nga siya ngayon. Sige na nga, papayag ako. Pakisabi na lang na hintayin niya ako sa may labasan. Sagot ko kay Kathy. Ngumiti si Kathy sa kanya at sumenyas na pumayag na ako. Lumapit na si Kathy papunta kay Anjo at binulong na hintayin ako sa labas. Nakita ko ang kislap sa mga mata ni Anjo noong ibinalita ni Kathy yon. Pagpasok ko sa kwarto ay nagayos ako at nagbao ng damit. Maya-maya pa ay lumabas na ako at nakita ko noon si Anjo. Sobrang mahiyain niya samantalang mas matanda siya sa akin. 21 ako at siya naman ay nasa edad 30 na. Ako na ang nagumpisang magsalita. Kumusta? Sam nga pala. Supladang pagsasalita ko na mas lalo nagbigay sa kanya ng pagkakaba. Ako nga pala si Anjo. Maikling tugon niya. Hindi ko mapigilang matawa sa kanya noon papadudot dahil talaga namang nauutal pa siya. Halika na nga, punta na tayo kung saan mo gustong pumunta. Nagulat siya sa mga sinabi ko. Sumakay na ako sa tricycle niya at pinandar niya ito. Bumaba kami sa maliit na bahay. Wala siyang kasama doon. Sabi niya ay nasa kabilang bayan daw yung pamilya niya. Nagtaka ako kaya tinanong ko siya. May asawa at anak ka na pala eh. Hindi Sam, wala pa akong asawa o anak. Ang tinutukoy ko lang ay yung nanay at 2 kong kapatid. Pagpapaliwanag niya. Bakit hindi ka pa nag-aasawa eh matanda ka na? Muli kong tinanong sa kanya na may halong pagtataka. Hindi ko alam eh. Marahil ay hindi ko pa natatagpuan ang taong mamahalin ko pero mukhang nahanap ko na siya. Nang sambitin niya yon ay nagtama ang mga paningin namin. Lumapit ako sa kanya at tinanggal ko ang suot kong damit sa harapan niya. Hinawakan ko ang kamay niya at dinala niya ako sa kanyang maliit na kwarto. Ano pang hinihintay mo? Hindi ba ito naman ang gusto mo? Panunumbat ko sa kanya. Kinuha niya ang damit ko at saka binigay sa akin. Isuot mo yan, malamig dito pag madaling araw.
Sinabi niya ito sa akin habang pinagmamasdan ako. Yun ang unang pagkakataon, Papa Dudot, na may tumanggi sa akin. Lalo na sa handog ko. Hindi ko alam kung maiinis ako o matutuwa ako, pero tumibok ng mabilis ang puso ko. Lalo na nung hawakan niya ang kamay ko at halikan nito. Hindi ko alam kung bakit, pero nakaramdam ako ng kilig, lalo na noong sabihin niya sa akin na, "Sam, alam ko matatawa ka lang, pero matagal na kitang pinagmamasdan at matagal na rin kitang minamahal. Hindi ako katulad ng ibang lalaki dahil pag-ibig mo ang hangad ng aking damdamin. At tanggap kita dahil mahal kita." Akala ko pagkatapos ng gabing iyon ay doon na rin matatapos ang lahat ng sa amin ni Anjo. Noong gabing iyon ay walang nangyari. Magkatabi lang kami na magkayakap ng buong magdamag. Masaya ang pakiramdam ng nirespeto ka ng lalaki. Totoo nga ang sabi niya na iba siya sa mga lalaki sa bar na nakilala ko, Papa Dudut. Gabi-gabi kong napansin ang laging pagtambay ni Anjo sa bar namin. Pinapanood niya akong sumasayaw sa entablado at tinetable ng ibang lalaki. Pagka ganoon ay umiiwas ako at nakikita ko kasing parang nagagalit siya at hindi ko alam, pero sinunod ko ang dinidikta ng puso ko. Pagkatapos ng trabaho ko ay sumasama ako kay Anjo sa bahay na tiniterhan niya. Tinuring niya akong parang reyna. Pinaghahanda ng hapunan at almusal. Marami nagtatanong kung ano daw ba ang mayroon sa amin, pero hindi ko din alam kung ano. Basta ang alam ko ay masaya ako. Gabi-gabi kaming magkasama at sa halos isang buwan nang ganon ay wala siyang ginagawa kundi ang irespeto ako. Pinapahalagan niya ang pagkababae ko. Nagtrabaho pa rin ako sa bar pero bilang isang waitress na lang. Hanggang tuhod na lang din ang sinusuot kong shorts at hindi na rin labas ang pusod sa damit ko. Nagbago ang lahat dahil kay Anjo. Kahit na hindi niya sabihin ay minabuti kong gawin yon, hindi pa ako umalis sa trabahong yon dahil alam kong kailangan din ni Anjo ng pera at gusto kong makatulong sa kanya kahit papaano. Ayaw niya mang tanggapin ang ambag ko sa bahay ay ako na lang ang namamalengke sa amin ng mga pagkain para na kaming mag-asawa. Sa pagsasama namin yon ay doon ko siya nakilala. Isa siyang mabait na anak at responsable. Kahit nakikipasada lang siya sa tiyuhin niya ay hindi pa rin niya nagawang pagdamutan ng kanyang mga kapatid. Wala na daw ang tatay niya, kasama daw nito ang kapatid niyang babae na nawawala. At sa tuwing naaalala niya yon ay halos mangiyak-ngiyak siya. At ayokong nakikitang malungkot si Anjo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maliwanag ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero ang alam ko ay sobra niya akong napapasaya. At nagpapasalamat ako na si Anjo ay dumating sa buhay ko. Nagdaan ang maraming araw at buwan. Ganito pa rin kami ni Anjo, masaya. Pero nagkasakit ang nanay niya kaya minabuting niyang umuwi muna sa kanila. Nabahala ako dahil hindi ko pa nakitang ganoon si Anjo. Nakita ko ang kanyang malinis na puso at kung paano magmahal. Kailangan daw operahan sa appendix ang nanay niya, kaya lang ay wala silang pera para dito. Nagdoble kayod si Anjo, halos alas tres na siya ng madaling araw umuuwi. Sapat lang ang kinikita ko kasi hindi na ako nagpapatable sa ibang customer at sumasama sa kanila. Ngunit isang gabi ay nakita kong nag-iimpake si Anjo. "Sam, baka hindi muna ako makauwi ng ilang linggo. Kailangan kong humanap ng pera para sa pagpapa-opera ni nanay. Lumalala na raw ang kondisyon niya." Pagpapaalam sa akin ni Anjo na mukhang alalang alala na. "Sige, ingat ka at sana gumaling ang nanay mo." Pagsang-ayon ko sa kanya. "Salamat Sam ha, ingat ka dito at siguraduhin mong nakasarado ang pinto bago ka matulog." Pagpapaalala niya sa akin. "Salamat Anjo, sige mag-ingat ka, balitaan mo na lang ako ha." Sagot ko sa kanya na medyo matamlay dahil sa totoo lang ay sobrang nami-miss ko siya. Tinignan niya ako nang mahalata niya yun ay ngumiti siya at hinalikan ako sa noo. "Huwag ka nang malungkot, pangako babalikan kita." Sagot sa akin ni Anjo. Sa puntong yun, Papa Dudot, ay alam kong mahal ko na si Anjo. Isang gabi sa bahay ay nakita ko ang kaibigan ni Anjo. "Sam, pinapasabi nga pala ni Anjo na nasa ospital daw ang nanay niya." Si Anjo naman,
sumasideline sa pagkukumpuni ng palaisdaan. Medyo malala na ang kondisyon ng nanay niya, baka daw matagalan pa siya bago umuwi. Nalungkot ako sa mga sinabing yon ng kaibigan ni Anjo. Wala naman akong magawa. Maya-maya pa ay tinawag ako ni Ate Cecil at may customer daw na naghahanap sa akin. Nung una ay ayoko pang lumapit dahil alam kong katawang ko lang ang habol niya sa akin. Pero sa mga oras din yun ay naalala ko si Anjo at ang kabutihang ipinakita niya sa akin. Naisip ko din na baka ito na ang tamang panahon para mapasalamatan ko siya. Nasa edad 50 na ang lalaki. Makikita mong mayaman talaga ito dahil sa mga alahas na nakasabit sa katawan niya. Ayoko mang gawin pero kailangan ko. Sa kotse pa lang niya ay ginawa na niya ang gusto niyang gawin hanggang sa makaabot kami sa hotel. Nang mga oras na yun ay pakiramdam ko ay muli na naman akong mag-isa. Pagkatapos niyang magpakasasa sa akin ay iniwan niya ako ng may pera at sapat na yun na pampaopera ng nanay ni Anjo. Habang naglalakad ako ay parang wala ako sa sarili. Alam ko na kapag nalaman ito ni Anjo ay magagalit siya at ako ay iiwanan niya. Pero okay lang naman yon dahil gano'n naman kaming mga babaeng mababa ang lipad. Pagkatapos pagsawaan, iiwanan. Pagkalipas ng isang linggo ay bumalik si Anjo para manghiram ng pera sa tiyuhin niya. Ngunit wala din daw itong pampahiram, magpapasukan na raw kasi at kailangan din ang mga anak niya ng pera. Kinuha ko ang kamay ni Anjo at binukas ang kanyang mga palad kasabay ng pagbibigay ng perang pinagtrabahuhan ko. Ayaw niya itong tanggapin noong una pero nagpumilit ako. Tinanong niya kung saan galing ang perang yon, ang sabi ko ay nahiram ko sa kasama ko. Hindi na siya nagtanong pang muli at medyo nakonsensya ako dahil ganun na lang niya ako pinagkatiwalaan. Umalis na kaagad noon si Anjo. Masaya at magaan sa kalooban kong malaman na natulungan ko ang taong mahal ko. Umalik muna siya sa aking noo at saka umalis. Masaya ako sa simpleng pamumuhay na ganoon, hindi na ako naghahangad ng higit pa basta kasama ko lamang si Anjo. Makalipas ang halos isang linggo ay nagbalik si Anjo dala ang magandang balitang magaling na raw ang nanay niya. Lubos ang aking galak papadudot nang makitang masaya si Anjo, ganoon pala ang nagmamahal. Ngunit ang kasiyahang yon ay napalitan kaagad ng kalungkutan. Isang gabi sa bar ay nakita kong kinakausap ni Ate Cecil si Anjo. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Ate Cecil pero alam kong hindi ito maganda. Nung uuwi na kami ay nagbago kaagad ang timpla ng mukha ni Anjo. Alam kong may mali dahil hindi niya ako kinikibo o kinakausap man lang. Hanggang sa pagdating namin sa bahay ay wala pa rin siyang imik kaya minabuti ko na lang natanungin siya. Anjo, okay ka lang ba? Okay lang Sam. Pahinga na tayo. Pareho tayong pagod eh. Masaya ang bawat araw na nagdaan kasama siya. Punong-puno kami ng pagmamahalan at kulang na lang nga ay kasal. Nagbago ang pagkakakilala ko sa mundong noong nakilala ko si Anjo. Akala ko'y hindi na ako magiging masaya ngunit nagbago at nagkakulay ang mundo nang dumating siya sa buhay ko. Pinuntahan namin si nanay sa kanyang puntod at ipinakilala ko si Anjo. Masayang masaya ako sa pag-uwi ko ng bahay at ipinakita ko din sa kanya ang kwintas na iniwan sa akin lampin noong ako'y sanggol pa lamang. Krus ang pendant na yon at sa likod ay nakasulat ang Josephine. Doon ay nagulat si Anjo. Aba at kapangalan pa niya ang nanay ko. Pabirong sabi niya sa akin. Tumawa lang din naman ako. Talaga? Sigurado eh magugustuhan ako ng nanay mo dahil kapangalan pa niya nagbigay sa akin ng kwintas na ito. Pabirong tugon ko din kay Anjo. Pero seryoso, gusto ni nanay na makilala ka na. Sa katunayan eh, lahat ng mga kapatid ko. Sabi sa akin ni Anjo. Natuwa ako sa mga narinig ko at parang gusto ko na rin makilala sila. Excited na ako magkaroon muli ng matatawag kong pamilya. Minabuti ko na tumigil sa bar at hindi na magtrabaho doon. Nagtayo na lang kami ng maliit na sari-sari store ni Anjo. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay ko ang makilala ang pamilya ni Anjo.
Pagdating namin sa bahay nila ay bigla akong kinabahan. Baka ayaw ako ng nanay niya o kaya ay kanyang mga kapatid. Pulong ko sa aking sarili. Pero naging taliwas ang mga nangyari. Pagkakita sa akin ng nanay niya ay niyakap ako ng napakahigpit. Sa pagkakataong yun ay nakaramdam ako ng kaginhawahan. Para bang niyakap ako ng taong matagal ko nang hindi nakikita. Nakipagkwentuhan siya sa akin at niyaya akong magsimba noong araw ding yon. Tamang-tama, Linggo ngayon. Tara na, gumayak na kayo Jenny at Joyce para makasimba tayo. Pag-anyaya ni Anjo sa kanyang dalawang kapatid na babae. Marahil ay kasing edad mo rin ang anak ko kung kasama namin siya. Naluluha noon si Nanay Josephine nung ikinuwento niya ang sobrang pangungulila niya sa kanyang pangalawang anak. Hindi na ako nag-usisa pa, gayong kakikilala pa lang namin. Masaya ang araw na yon at para kaming isang buong pamilyang nakasakay sa tricycle na minamaneho ni Anjo. Bigla ko tuloy na-miss ang Nanay Using. Alam ni Anjo na ampun ako at alam din yon ng nanay niya. Pero hindi ako nahihiya sa pagkatao ko dahil hindi ako magiging matatag kung wala ang mga pagsubok na yon. Sa pagbaba namin ng tricycle ay isang pamilyar na mukha ang aking nakita. Ang unang pamilyang umampon sa akin. Hindi ako maaaring magkamali dahil may larawan nila ako at nasa tamang edad na rin ako noon para hindi makalimot sa mga bagay-bagay. Maya-maya pa'y napansin ko ang paglapit nito sa amin. Laking gulat ko sa mga sumunod na nangyari. Ate Josephine, natagpuan mo na pala sa wakas ang anak mo. Anong anak? Si Juana? Hindi ba dapat ako ang magtanong niyan sa inyo dahil sa inyo ko siya iniwan noong mga panahong gipit na gipit ako? Iniwan ko siya sa harap ng bahay ninyo. Nasaan na siya? Tanong ni Nanay Josephine na parang galit na. Samantalang ako ay tulala sa mga nangyari, ang tanging alam ko lang ay ako ang batang iniwan sa harap ng bahay ni Ma'am Tess. Tumingin si Ma'am Tess at hinawakan ang kamay ko. Sam, matagal na kitang hindi nakita. Salamat naman at nagdulot ng maganda ang pagbigay namin sa iyo. Eto ka ngayon at kasama mo na ang tunay mong pamilya. Tunay na pamilya? Oo Sam, bakit hindi mo ba alam na si Ate Josephine ang nanay mo? Hindi po, nanay po siya ng nobyo ko, baka kapangalan lang po. Pilit ko pa rin kinukubli ang katotohanan. Sam, siya ang tunay mong ina. Ang kwintas mo na yan na magpapatunay sa mga sinasabi ko. Ang sabi ni Ma'am Tess sabay turo sa aking kwintas. Tinanggal ko yun at ipinakita ko kay Nanay Josephine. Masaya ako at natagpuan ko na ang tunay kong pamilya. Pero nagdurugo din ang puso ko dahil sa nalaman kong magkapatid kami ni Anjo. Si Anjo na nakasama ko noong bumabangon ako sa aking pagkakadapa. Si Anjo, ang taong handang ialay ang aking buong buhay, ay kapatid ko pala. Nang mga oras na yon, Papa Dudot, ay magkahalong emosyon ang naramdaman naming lahat. Alam ni Nanay Josephine ang relasyon namin ni Anjo, na kapatid ko pala. Mahirap man ay kinailangan naming maghiwalay. Ngunit ilang linggo lang ay bumalik ito sa bahay kung saan kami nakatira na hindi kasama si Nanay Josephine. Mas namayani ang bugso ng aming damdamin at doon namin nagawang palayain ang init ng aming pagmamahalan. Ang buong akala ni Nanay Josephine ay wala na kami ni Anjo, pero hindi naman kami naghiwalay. Alam na halos ng buong barangay na magkapatid kami ni Anjo, pero nagsasama pa rin kami at pilit kaming pinaghihiwalay ni Nanay sa mga naririnig niya. Tama nga sila na mali ang magsama pa kami, kaya naglayo na lang kami ni Anjo. Nasa bahay ako ni Nanay at siya ay nasa dati naming tinitirhan, ngunit isang gabi ay nagbago ang lahat. Nagsusuka ako at nahihilo. Kaya minabuti ni Nanay na ipa-check up ako at doon ko nalaman na 2 linggo na pala akong nagdadalang tao. Gustuhin man ni Nanay na pagbuhatan ako ng kamay ay pinili niyang tanggapin ito at ipaalam kay Anjo. Hanggang dito na lang po at lubos na gumagalang ang inyong kabarangay, Sam. Ang pag-ibig ay isa sa mga napakakomplikadong bagay, kabarangay.
Maswerte ang mga taong natagpuan nila ang taong sa kanila ay magmamahal, yung ilalaan ang kanilang buong buhay para sila ay alagaan. Ngunit minsan dahil sa sobrang pagmamahal ay nakakalimutan na natin kung ano ba dapat ang gawin at hindi dapat. Mga kabarangay, maliman sa iba, ngunit kailanman ay hindi natin madidiktahan ang sigaw ng puso kapag ikaw ay nagmamahal. Dahil hindi naman natin mapipili ang taong ating mamahalin, ganyan kakomplikado ang pag-ibig. Pero sabi nga nila, ang utak ay nilagay sa itaas ng ating ulo upang mas masunod kesa sa puso.